Ngayong taon ay nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 11231 or mas kilala bilang Agricultural Free Patent Reform Act. Layon ng batas na ito na mapagtibay o mapalakas pa ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng mas mabilis na proseso ng panghihiram ng puhunan para sa ating mga magsasaka. Yan nga po ang paksa natin ngayong umaga. Magandang araw, Laguna. Ako po si Luis. Samahan niyo ko para sa mga bagong kwento, magagandang karanasan at makabuluhang usapan. Lahat ng yan dito sa Laguna. Agricultural Free Patent Reform Act. Ano nga ba ito at paano ito makakatulong sa ating mga kababayang magsasaka? Para bigyang linaw ang ating mga katanungan, kasama nga natin ngayong umaga si Attorney George Katigbak, ang Senior Policy Consultant ng Foundation for Economic Freedom or FEF. Good morning po, Attorney George. Welcome po dito sa Laguna. Magandang umaga, Luis, at good morning sa lahat ng nanonood. Maraming salamat sa pag-imbita nyo dito sa Foundation for Economic Freedom. Salamat po, Attorney. Simulan po natin. Paano po ba naging disadvantage para sa ating mga magsasaka yung matandang batas na natin, yung Public Land Use Act of 1936? Ano po ba ang nilalaman nito? Doon po tayo sa history magsimula. Okay. Yung kasing Public Land Act natin or yung ating Commonwealth Act number 141 na gaya na banggit mo ay isang batas na noong 1936 pa ginawa. Merong provision dito na nagsasabi na kapag ikaw ay isang benepisyaryo or isa kang tao na nakatanggap ng lupa mula sa gobyerno na agricultural, although ito ay napatito na sa iyo, hindi ito pwedeng ipagbili or isanla within 5 years. Merong ganyang restriction. Nagsasabi rin itong batas na to na kahit ito ay maipagbili mo after 5 years, pwede rin itong bilin ulit ng iyong kamag-anak o yung iyong asawa kung sakasakaling ikaw ay pumanaw. Meaning to say, dito sa batas na 1936, ibibigay sa iyo ang lupa ng pamahalaan pero nire-restrict ang iyong paggamit. Binabawasan ng iyong kalayaan na isipin kung ano ang tamang o ano ang gusto mong paggamit sa iyong lupa. Okay. Ngayon naman po, may bagong batas na naipasa at napirmahan ng ating Pangulo. Ito po yung tinatawag nating Republic Act 11231 or Agricultural Free Patent Reform Act. Ano naman po ang benepisyo nito? Ano po ang mga provision nito na sinasabing mas makakatulong sa ating mga magsasaka kumpara doon sa ating matandang batas na? Ayan. Dahil sa lumang batas nga natin ay may restriction o may pagbabawal na ito'y ibenta o isanla, nahihirapan ng ating mga kababayang benepisyaryo na magsasaka na gamitin ang lupang ito para sa sana ay makakuha ng karagdagan na pondo o yung tinatawag natin sa English na access to credit. Nahihirapan silang gamitin ito na pang-collateral sa pangungutang. So, gumawa tayo ng sa tulong ng ating mga eksperto at sa advokasya ng ating mga congressman at senador, nakagawa sila ng batas na tinatawag nga nating Agricultural Free Patent Reform Act na kung saan tinatanggal na itong mga restriction na to. So meaning to say, kapag nabigay na sa iyo ng gobyerno ang iyong lupa na tituluhan na ito, pwede mo na itong isanla nang sa gayon makakuha ka ng additional na pondo para sa pagpapaganda ng iyong bukid o pwede mo rin itong ibenta kung sakasakali namang hindi mo na kayang magsaka. So dito sa batas na to, nabibigyan ka ng isa pang opportunity or nabibigyan ka ng choice. Ang nabibigyan ng choice ang ating beneficiaryo na makakuha pa ng pondo. Nagkakaroon ng access to credit. Nang sa gayon, meron silang pwedeng gamitin sa improvement ng kanilang farm o di kaya ay para magamit sa ibang pangangailangan nila. Klaruhin po natin, Attorney. Ngayon po na mas may kalayaan ang ating mga magsasaka sa paggamit ng kanilang lupa, hindi po kaya ang batas pong ito ay mag
bigay daan para mas marami po pong agricultural lands ang ma-convert po into commercial lands, katulad nga po dito sa Laguna, Atty. Dahil po naglipa ng mga subdivisions. Mm-hmm. Ano po ba ang sinasabi ng batas natin hinggil dito? Alam mo, Luis, hindi man maapektuhan ng batas na to ang conversion. Ito namang batas ito ay nagbibigay lamang ng additional na choice o additional na paraan kung saan makakakuha ng kapital o pondo ang ating magsasaka. Hindi naman ito ginagalaw o hindi ito inaamendahan ang mga batas na ginagamit natin sa land conversion. So ito ay nagbibigay lang ng more opportunity, bagong pagkakataon para sa ating mga magsasaka. Ang sagayon naman ay magamit naman nila ang value ng kanilang lupa sa pag-improve ng kanilang buhay. Isa pa pong importanteng tanong, Attorney. Retroactive po ba ang batas na ito? Kumbaga, yung mga lupain na naipagkaloob sa ating mga magsasaka bago pa maisa batas ang Republic Act 11231, sila po ba ay sakop pa rin ito? Ah, oo. Actually, doon sa batas mismo binanggit na ito ay may retroactive effect. Meaning to say, ang ibig sabihin nito ay bago, gaya nabanggit mo, bago lahat ng mga ibinigay na lupa o na ipamahagi na ng lupa, bago sa batas na ito ay maapektuhan. So, pwede na rin nilang isanla o pwede ipagbili. Pero kailangan natin maalala, ipaalala sa ating mga kababayan na itong batas na ito ay sa agricultural free patent lamang. Hindi po nito naapektuhan ang mga lupang sakahan na ipinamahagi ng gobyerno sa pamamagitan ng agrarian reform o dun sa pinamamahagi ng DAR sa ating Comprehensive Agrarian Reform Program. Ito po mga lupang apektado ay yung mga lupa or free patent na pinamamahagi ng gobyerno sa pamamagitan ng Free Patent Distribution Department of Department of Environment and Natural Resources. So magkaiba po 'yon. Hindi po ito yung ating mga lupang agraryo. So, Attorney, isa sa mga umuusbong na industriya dito sa Laguna ay ang ating mga small and medium enterprises. Mm-hmm. Paano po kaya makakatulong ang ating bagong batas para sa mga kababayan natin na involved sa mga SMEs? Ah, magandang katanungan 'yan. Babalik tayo din sa ating usapin na access to credit. Karamihan kasi na ating small and medium scale enterprises nangangailangan ng kapital, syempre para makapagsimula. Dito kasi, kapag ang iyong lupa ay wala ng restriction, pwede mo nang isanla. Pwede mo nang magamit ito para pagkuhana ng kapital sa pagsisimula ng iyong SME. Ang maganda nga dito is dahil ngayon kasi mayroong mga informal na sanglaan ang nangyayari, makakakuha ka ng kapital, ngunit hindi mo kayang makuha ang tamang value ng iyong lupa. Pwede kang pautangin informally, pero 50% lang ng value or minsan 30% lang ng value ng lupa. Ngayon, dahil wala ng restriction, pwede ka nang mangutang, pwede mo itong gamitin bilang pangkapital sa mga regular na bangko, sa mga ibang financial institutions, at kaya makuha nito hanggang 80-90% ng value. So, mas mapapakinabangan mo ang iyong lupa at ito ang pwede mong gamitin na pondo, kapital, para sa iyong small medium scale enterprises. Maraming salamat po, Attorney George. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang Dito sa Laguna matapos ang ilang mga paalala. Just
Ba't ka pa sasakay kung malapit lang? Ba't ka pa gagastos kung may paa naman? Maglakad na lang, ito'y makabubuti pa. Makatitipid ka na, sisigla ka pa. Kung maglalakad na lang, imbis na sasakay, pera ang may ipon, magagamit para sa iba. Maglakad na lang, tayo'y maglakad. Maglakad para sa inyong kalusugan. Babalikang dito sa Laguna, kasama pa rin natin si Attorney George Katigbak ng Foundation for Economic Freedom. Tampok sa ating talakayan ang Agricultural Free Patent Reform Act na malaki ang maitutulong sa ating mga kababayang magsasaka. Balik tayo, Attorney. Isa sa supporter ng ating panibagong batas na ito ay ang inyong organisasyon, ang FEF or Foundation for Economic Freedom. Ano po ba ang layunin ng inyong organisasyon, Attorney? Ayan, salamat sa tanong niyan, Luis. Ang Foundation for Economic Freedom ay isang public advocacy organization. So, isa itong samahan ng mga taong naglalayon na sa pamamagitan ng mga pagdidevelop o paggawa ng mga bagong polisiya ay makatulong sa sambayanan sa pamamagitan din ng reforms o reforma sa property rights, sa mga polisiya at mga batas na nagsasaayos ng pagpapatakbo ng gobyerno o yung tinatawag nating good governance. At dahil sa pangalan, Foundation for Economic Freedom, yun yung economic freedom. Nang sa gayon naman ay gumanda ang buhay ng ating mga kapwa Pilipino. Bukod po sa pagsulong ng Republic Act 11231, ano pa po ba ang mga programa or serbisyo na ipinagkakaloob po ng FEF? Ang FEF ay gumagawa ng iba-ibang klaseng reforma ng polisiya. Bukod nga sa RA 11231, kami rin ang isa sa mga nag-support sa paggawa ng RA 10023 o yung tinatawag na Residential Free Patent Act, na kung saan ito ay nagbibigay ng mga batas at alituntunin na makakuha ng libreng mga titulo ng lupa ang ating mga kababayan na nakatira na sa isang residential land na matagal na nilang ginagamit ngunit hindi pa nila natitituluhan. Kasama rin sa batas na ito ang mga alituntunin kung papaano
mapabilis, mapamura, at na mapaiksi ang proseso sa pagtitiro ng ating mga paaralan. Kung di mo na itatanong, siguro baka mahigit 80% pa ng ating mga public schools ang hindi nakatitulo o wala pang sariling titulo. So sa batas na yan, natulungan natin ang ating mga public schools na magkaroon ng titulo sa kanilang sariling lupa. Meron din kaming mga programa tungkol sa teknolohiya. Sa ngayon, kami nakipagtulungan sa Land Management Bureau at saka sa Geodetic Engineers of the Philippines, yung tinatawag nating GEP, sa paggamit ng drones sa pagsusukat ng mga lupa para mas mapabilis at mapamura din ang proseso ng pagsusukat ng lupa. So, attorney, aside from sa inyong mga nabanggit po, ano pa po kayang hamon na kinakaharap ng ating bansa ang tingin niyong dapat pagtuunan ng pansin ng ating lokal at nasyonal na pamahalaan, particularly hinggil sa ating ekonomiya? Kung titingnan kasi natin ang ibang mamaunlad na bansa, nagsimula ang kanilang pag-unlad sa isang matibay na ang pundasyon nila ay matibay na property rights o yung matibay na pagmamay-ari ng lupa. Kung malinis o malinaw ang pagmamay-ari ng iyong lupa, madaling mag-isip ng investment, madaling mag-isip ng maraming pwedeng gawin. Nagiging problema natin yan dahil pag may dumarating dito sa ating mga malalaking industriya, ang unang hinahanap ay saan kami pwedeng magtayo. Halimbawa, gusto mo magtayo ng isang solar farm. Kung wala kang makuhang lupa para sa iyong solar farm, hindi magte-take off ang proyekto. So, ang iniisip natin, solar farm, makakatulong ito. Pero lagi ang basic natin sa ating mga industriya, sa ating mga gustong mag-develop ay property, yung lupa. Para na lang ikaw, kung sa sarili mo, hindi ka makakapagtayo ng bahay mo kung wala kang lupa. So, lagi ang basic is dapat malinaw ang property rights. Yan ang isa sa mga mahalagang bagay na kailangan pagtuunan ng pamahalang nasyonal at lokal. Okay, so nabanggit nga po ni Attorney, property rights ang isa po sa talagang isinusulong at dapat ay mapagtuunan ng pansin upang umunlad ang ating ekonomiya. So tuloy-tuloy pa rin ang ating talakayan sa pagbabalik ng Dito sa Laguna.
ba? May gusto ba kayong sabihin sa friend ko? Sorry. Marunong ka mag-sign? Hindi masyado. Sabi niya kung gusto niya daw matuto ng Filipino Sign Language. Babalikang dito sa Laguna. Attorney, nabanggit nyo nga po ang property rights na importanteng maging matibay dito sa ating bansa para sumulong ang ekonomiya. Ano po kaya ang mga hakbang na pwedeng gawin ng ating pamahalaan para maisulong ito? Actually, marami na namang ginagawa na hakbang ang ating pamahalaan para pagtibayin ang ating karapatan sa ating mga pagmamay-ari. Ang una syempre ay legislative policy development. Ibig sabihin, kailangan nating i-update ang ating mga batas sa pagmamay-ari ng property, lalo-lalo ng lupa. Gaya na banggit mo kanina, yung CA 141 ay 1936 law pa. Hanggang ngayon, yan pa rin ang ating ginagamit na batas. Bukod dyan, kailangan din natin ng pag-develop ng mga bagong polisiya administratively o yung mga arituntunin, patakaran at mga proseso na sinusunod ng ating mga ahensya kagaya ng DENR, Department of Agrarian Reform, ng NCIP, kailangan din nating i-update yan nang sa gayon maging malinaw talaga kung ano ba talaga ang karapatan ng sa pagmamay-ari ng lupa. Pero ang isa sa pinaka-importante ay ang partnership ng national agencies at ng local government unit. Meron ngang programa ang Department of Environment and Natural Resources kung saan nagtutulungan ang DENR at ang LGU. Halimbawa, sa pagpapatitulo ng lupa, meron na yung tinatawag na DENR-LGU partnership na kung saan ang LGU ay nagpapahiram ng kanilang mga tauhan, nagbibigay ng resources, nang sa gayon ang mga tauhan ng DENR ay mapabilis, mapadali ang proseso ng pag-identify ng lupa, pag-survey ng lupa, pagpaproseso ng application at pagtititulo ng lupa. Maraming mga bayan na ang nakipag-partner sa DENR. At dito sa mga bayan na may partnership sa DENR, tumaas ng mahigit 50% ang mga beneficiaryo na nagkaroon ng titulo sa lupa. So meron din, kailangan din ng pagtutulungan ng mga local government at saka national government agencies para dito sa property rights. Attorney, ang isa talaga na pinaka magbebenepisyo sa batas ay ang ating mga magsasaka. Ano po ang maibabahagi or ano po ang mensahe niyo para sa ating mga kababayang magsasaka, particularly dito sa Laguna? Ayan, ito kasing batas na RA 11231 ay isang batas na makakabigay, makakapatulong sa ating mga magsasaka. Binibigyan tayo ng karagdagang oportunidad na makakuha ng pondo na pandagdag na kapital para mapaganda natin ang ating lupang sakahan. Pwede itong pondo sa pagdagdag ng machinery, equipment, or pwede rin itong pondo kung sakasakaling ayaw na magsaka na ating magsasaka at gusto nang pumunta sa ibang iba pang pang-agricultural na mga gawain kagaya ng mga SMEs. So dito sa batas na to, malaki ang maitutulong at sana kayong mga magsasaka ay huwag matakot na lumapit sa mga kinauukulan at sa ating mga bangko or funding institutions para malaman nila kung anong pwedeng gawin. Pwede naman pong magtanong para malaman kung anong pwedeng mapakinabang natin sa ating mga hawak na titulo. Nang sa gayon, hindi lamang ito nakatago sa ating mga bahay. Pwede po nating pakinabangan ang ating mga titulo. Ganyan nga po, attorney. Paano po makipag-ugnayan ang mga gusto or nagnanais na mag-avail ng serbisyo, particularly ng FEF po? Paano po namin kayo makukontakt?
Ang FEF ay pwede nyo pong makontak sa aming website na www.fef.org.ph. Meron din po kami sa Facebook na kung tawagin natin ay Foundation for Economic Freedom. Yun, support to RA 11231. Maraming salamat po, Attorney George Ketingbak ng Foundation for Economic Freedom. Salamat po sa pagpapa-unlock ninyo sa aming programa. Ay, maraming salamat din. Kami po ang nagpapasalamat at kami naimbitahan po ninyo dito sa araw na to. Magandang umaga sa iyo at magandang umaga po sa lahat ng nanonood. Sa ating talakayan ay nalaman natin ang tungkol sa Republic Act 11231 or mas kilala bilang Agricultural Free Patent Reform Act na naglalayong tumulong sa ating mga magsasaka. Maaari nilang i-maximize or gamitin ang kanilang mga lupain upang magkaroon ng kapital or puhunan. Nalaman rin natin na importante ang pakikipagtulungan ng mga advocacy groups tulad ng FEF sa ating lokal at nasyonal na pamahalaan upang maisulong ang ating ekonomiya at makatulong sa mga particular na sektor tulad ng agrikultura, higit sa lahat sa ating mga magsasaka. At dito na nga po nagtatapos ang isa na namang episode ng ating programa. Para sa inyong mga suhestyon or mungkahi, tumawag lamang sa 536-2433 or 536-2511 Local 312. Para naman po sa updates and uploads ng aming mga nakaraang episode, i-like or i-follow lang ninyo ang aming Facebook page, facebook.com/dito sa Laguna. Muli ako po si Luis. Magsama-sama po tayong muli next week para na naman sa mga bagong kwento, masasayang karanasan at makabuluhang usapan. Lahat ng yan dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Matuto sa ating kwento, magkulay na.